Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ang inyong punong lakandiwa, magpapaklala ng dalawang manunula. Isang nagsasabing ang siyaman ang mas masagana o ang isang nagsasabing talino ang mas mahalaga. Ano nga ba ang totoo, mga binibinit Ginoo? Anong mahalaga, yaman ba o talino? Kanilang pagtatalunan paksang binanggit ko. Masibabong palakpakan sa kanila'y ihandog nyo. Ang mas mahalaga, talino ang pamanang kahit kailan hindi mananakaw ng iba. Ang yaman ay makakamit kung matalino kang talaga. Ngunit hindi mo makukuha ang talino kahit marami kang pera. Marami dyan naghihirap na mayaman dahil saan? Sa kawalan ng karunungan, ginagawang lahat bawat maibigan. Nilulustay ang pera sa walang kabuluhan. Hindi mo naiintindihan ang may pera ang siyang laging pinapanigan. Lahat ng kanyang sabihin pinaniniwalan at pagdating sa kaibigan ay hindi siya nawawalan. Pag marami kang pera o ikaw ay mayaman, marami ring sarap ang iyo matitikman. Mabibiling lahat bawat magustuhan, bahay, kotse, iba pang karangyaan. Nang iyong sinabi puro material lamang, ang kaibigang iyong binanggit na ay sayo'y pera lamang. Ang iyong pinagmalaki puro karangyaan, pinaliwanag mo lang sa lahat na ang utak mo'y walang laman. Tao ay nais maging matalino, hindi ba dahil nais makahanap ng magandang trabaho, nais niya makahon sa buhay at yumaman, hindi ba totoo, kaya mas mahalaga ang yaman, dahil ito ang nais ng lahat ng tao. Nagbabalik ang inyong lakandiwa upang itigil sandali ang kanilang pagsalita. Nais ko kayong tanungin, mga binibinit Ginoo, san panig ba kayo, sa yaman ba o talino? Sa kanilang salita'y ako'y tunay na namamangha, ngunit ang pagdedesisyon hindi ko pa magawa. Alam kong nais niyong marinig silang dalawa, kaya ang pagtutunggalian ay ating ituloy na. Hindi lahat ng tao nais na yumaman, mayroon pa rin namang mas gusto ang buhay na katamtaman. Ngunit ang pagiging matalino, lahat ng tao gusto yan. Kaya nga nagpatayo ng eskwalahan ang mga mayayaman. Hindi ka kayang patalinuhan ng yaman. Tandaan mo, ngunit huwag mong kalimutan na kaya kang payamanin ang talino. Ang kayamanan ay nawawala sa kahit anong aspeto. Ngunit ang talino ay mananatili hanggang mamatay ang isang tao. Kakayang buhayin ng talino. Kapag nagkakasakit ka, saan ka kukuha ng pampagamot? Magnanako ka gamit ng utak mo? O makipagdebate ka sa doktor? Sa panahon ngayon, hindi pwedeng matalino, pero pwede kapag mayaman ka. Dahil hindi ka pwedeng ilang pagmayaman ka, hari ka at hindi ng mga matatalino. Alagad taong matalino mo lamang. Hindi rin pwedeng ilang ang mga matatalino. Kapag nagkakasakit, di nila kailangan ng doktor. Matalino ang doktor. Matalino rin sila kaya nilang gamutin ang sarili ng walang hirap. Ang ganyang pagkakataon, gagana lang sa magagaan na sitwasyon. Paano pag ang sakit ay malala? Sino ang gagawa ng operasyon? Pera at kayamanan mas mahalaga sa mundong ito. Magpapapraktikal tayo, huwag kang hipokrito. Sandali muna akong sa labanan ay papagitna. Ang sagutan niyong dalawa ay nagiging mainit na. Magpalamig muna ang ulo, ang payo ko sa inyong dalawa. Ako muna ang lakandiwa ang sa inyo ay magsasalita. Sa pagharap na ito ay tunay na ako'y nabibigla. Ang aking naunawa ay panig ng dalawa. Sa paghidwaang ito ako'y nangangamba pagkat ang paghatol ng mananalo sa isip ko ay wala pa. Ang aking hiling sa dalawang manula. Sana ang hinahon nyo ay huwag mawawala. Muling tumindig at kayo pumagit na, hidwa ang natigil, ituloy nyo na. Mas mahalaga ang pagiging matalino. Sa dayuhang mananakop, nakalaya ang mga Pilipino. Dahil sa utak ng isang pantas at matalino, sigat Jose Rizal na nagmulat ng mata ng mga tao. Mas mahalaga ang pagiging mayaman. Kahit ubod ng galing at nuno ng katalinuhan, yagit ka pa rin sa paningin ng sanlibutan, pagkat ang taginting ng salapi ay musika sa sambayanan. Mas mahalaga ang katalinuhan at marami ang nakakaalam. Daig ang matalinong tao ang mayamang walang alam. Mayamang guro ang kamangmangan, madaling maloko ng iba. Ngunit di mo kayang lokohin matalinong may pinag-aralan.
Kapag ang kayamanan, sumobra marami ang namamangha. Pampapatatag ng lipunan, masagana ang bansa. Ngunit pag ang katalinuhan ay siyang sumobra, yumayabang ang tao, nababaliw pa ang iba. Akin na pong pinahihintulutan ang dalawang mangidiwa. Akong lakandiwa ay muling magsasalita. Na aking hiling sa dalawang manunula, kayo'y magkamay na at ang hatol ko'y heto na. Mahirap mang magpasya ang aking gagawin. Ano man ang resulta'y parehas kayong magaling. Walang nagpatalo hanggang sa huli. Kayong dalaway binabati kong muli. Sa panig ng talino, kanyang ipinaunawa. Kahit mahirap ka, ngunit talino mo'y sagana. Daig mo ang mayamang maraming pera. Pagkat ang talino'y pamanang hindi nananakaw ng iba. Habang ang panig naman ng yaman kanyang ipinabatid, na ang pera'y mas mahalaga at dapat itangkilik. Pagkat ang talino'y pag walang pera ay wala ring silbi, sa lipunang kailangan ang kayamanang na ipagbibili. Kung ang talino'y maggamit sa tamang paraan, tiyak na mapapakinabangan ito ng lipunan. Ngunit kailangan din ang perang pangpuhunan upang ang ating bansa'y hindi maghirap ng tuluyan. Ang yaman at talino ay sadyang perpekto, kaya aking batid ngayong pakinggan ninyo, pagkat matalinong mayaman ang siyang hanap ko. Idinedeklara kong pareha silang panalo, bigyan sila ng palakpakang mansagabo.